Medyo mapapasabak talaga yung katawan ko ngayon kasi itong batang makulit panay pakarga. Ayaw niya talagang mahiga o kaya magpababa man lang kahit saglit. Tapos pati nga ata sa sayawan mapapasabak din ako nito kasi panay pasayaw yung bata, ayaw na nakatayo lang. At ito talaga yung pinakamahirap na part na pagiging magulang kasi dito ka masasabak kung talagang hanggang saan yung pasensya mo. Mukhang masama talaga yung pakiramdam ng batang makulit kasi panay lang talaga siya pakarga. Tapos habang nakakarga nga siya sa akin, parang lumilipat sa akin yung init ng katawan niya kasi sobrang init niya talaga. Sa mga oras nga din pa lang to, pawis na kaming dalawa. Halos basang-basa na nga rin yung suot kong damit, pati nga yung likod ko basang-basa na at saka sobrang sakit na kasi panay talaga pakarga ng bata. Kung pwede lang talagang akuin yung lagnat niya, inako ko na talaga. Mas gusto ko pa talagang ako na lang kaysa sa mga bata kasi nakakaawa silang tingnan. Mabuti na nga lang talaga yung batang maliit, behave na behave, hindi kasi siya umiiyak, nakikisama talaga siya. Siguro nakaramdam na medyo busy kami sa kuya niya kaya behave lang talaga siya. Balik kakagaling niya nga rin pala sa lagnat kasi nung last week nilagnat itong batang maliit. Nagpa-check up nga din kami last week tapos sobrang dami talagang gamot na iniinom niya. Buti na lang talaga at gumaling agad siya. Thank you Lord na lang talaga. At eto na nga magsisimula na pala yung diskuhan sa bahay namin. Tingnan niyo naman. Bali, bigla palang umiyak yung batang maliit kaya kinarga lang muna ng papa niya. Ayan nga at nagpo-production number kami ngayon. Eto talaga yung pinaka sobrang mahirap. Yung bang sa tuwing magkakaroon ng mga lagnat yung mga bata. At isa pa talaga sa dahilan kung bakit ayaw ko talagang nilalagnat itong batang makulit. Kasi nung baby pa siya tapos nagkalagnat siya, bigla naman siyang kinumbulsyon. Natakot talaga ako ng sobra nun kaya ayaw ko na talagang maulit yung nangyaring yun. Kasi halos hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko nung mga time na yun. Kasi wala naman akong nakikitang may ganun dito sa pamilya namin. Kaya first time ko lang talagang makakita. Kaya panaiiyak na lang talaga yung gagawa ko nung mga time na yun. Kaya nga sa tuwing magkakalagnat ngayon itong batang makulit na to, nagpapanik agad ako. Bali, pinakarga ko lang pala muna kay Jowa yung batang makulit kasi medyo sumakit na talaga yung likod ko. Bali, nagpalitan lang muna kami ng babantayan. Kaya kinuha ko lang muna yung batang maliit tapos sa kanya naman itong si batang makulit. At buti na nga lang, medyo pinagpapawisan na itong batang makulit kasi kanina hindi naman siya pinagpapawisan. Hindi tuloy bumababa yung lagnat niya. Nilagyan ko lang nga ng sapin yung likod niya tapos kinuha ko na ulit. Bali, dito na pala kami naupo sa lapag kasi nakasandal lang muna ako sa pader kasi sobrang sakit na talaga ng likod ko. Tapos sinasayaw-sayaw ko nga lang yung batang makulit kasi sinusubukan kong patulugin kasi medyo gumagabi na rin. Gusto ko na nga rin makatulog yung batang makulit na to para makapagpahinga na rin ako. Diyos ko dahil. At syempre, makalipas yung inang minuto, success yung mission ko kasi napatulog ko nga yung batang makulit. Salamat naman sa Diyos. Tapos nung naihiga ko na nga siya, humiga na din ako para makatulog na din ako saglit. Yun lang muna. Salamat!